nagigising na kayo. Isabel. Opo, ano po sasabihin niyo? Ang importante ako sasabihin sa'yo. Ano po yun, ma'am? Makinig kang mabuti. Ma'am? Dahil tapos na ako kay Catherine, kayo naman ang mama! Isabel, masama ba ang ginit? Si Scarlett, pumasok siya dito tapos pinatay niya si Ma'am Matilda. Tapos pinatay niya din pati si Catherine. Dapat naligtas ko sila. Dapat napigilan ko si Scarlett. Si Ben, panaginip lang yan. Ang ibig sabihin ng panaginip, di ba, kabaliktaran? Baka naman talagang gagaling si Tita Matilda. Tapos si Catherine, pupunta siya dito. Next time, pag pagod ka, magpahinga ka na lang sa bahay. Hindi mo naman kailang magbantay dito eh. Jonas, eh, parang totoo eh. Hindi kaya pahiwatig to na may mangyayaring masama kay Catherine? Naku, Jonas, kailangan kong puntahan yung anak ko ngayon din. Baka may mangyayaring masama sa kanya. Isabel, tama na. Panaginip lang yan. Huwag mo i-stress yung sarili mo. Katarina ka pa, walang imik ka. Jonas, nag-worry kasi ako. May hindi sinasabi si Catherine sa akin. May ayaw siyang ikwento. Tapos may nakita ko dun sa braso niya na parang marka. Hindi ko alam kung... Isabel, pinag-usapan na natin yan, di ba? Nakita mo na si Catherine. Okay naman yung bata. Hanggang doon na lang tayo. Huwag ka namang isip ng kung ano-ano. Huwag mo sanang mamasamain itong sasabihin ko. Pero sa tingin ko, kailangan mo ng umuwi. Masyado nang naging stressful sa itong araw na ito. Pero paano si Ma'am Matilda? Okay, fine. Walang gagawing masama si Scarlett kay Catherine. Pero alam ko may gagawin siyang hindi maganda kay Ma'am Matilda. Nakita ko sa mga mata niya kanina. Jonas, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, babantayan ko siya. Isabel, nandito naman ako eh. Walang mangyayari kay Tita Matilda. Kaya please, magpahinga ka na. Fine. Pero sa oras na magising si Ma'am Matilda o kaya bumalik si Catherine, balitaan mo ko kaagad, ha? Please.